Bro, bigyan mo nga kami ng parang sample ng siguro ano, yung parang normal na worship ka lang na ano ng guitar. Malayang Pilipino na song. Yeah. Sige po. Ganyan yung riff lang. Hello everybody, welcome to our live interview for tonight. Let me introduce to you our guests for tonight. Ako na mag-i-introduce sa kanila. You guys, Kuya Makoy, give him some love, heart, and fire emoji sa kanya for a wonderful time last Saturday. Ayun, nag-enjoy talaga tayo. There were so many people na nag-positive feedback doon. Sobrang ganda ng session na yun. Just talked about, you know, his experience. He is actually a session guitarist here sa Philippines and one of the most sought after. Dapat maganda yung kay Migs. Mas the art, mga artists na mga ano eh. Let's just say, mga Casey Tandingan. Sir Jeronimo. Sino pa ba, sir, ano? Doon na lang tayo. Huwag na lang natin ibanggit yung iba. Yung pinaka-main talaga si... Tapos... Ay, before pala, hi sa ano ko, Gitrig Customs. TJ Monterde, you know, a good friend, the best, you know. Binayaran ko yan. Sabi ko, bayaran ko, Gcash. No, dyan. Uy, pa-share TJ. Oh, pa-shoutout na, bro, eh. So, from Sir Mom. And of course, you guys, one of our, you know, guests for tonight is, you know, Sir Migs Rañeses. Let's give a hand. Fire emoji, heart, you know, get wild in the comment section, you guys. Sir Migs is here. And so, Sir Migs is the guitarist of the band called Brown. Tama? BRWN. And also, he is the lead guitarist and arranger din sa Malayang Pilipino Music. Ayun. So, yung salamat, you know, the band who did that and all the beautiful songs that they made. Bro, thank you for being here. Thank you din po. Salamat po sa inyo. Ayun. So, daming shoutout dito. Bro, Sir Joseph said na magagaling na gitarista yan. Mismo. Salamat po. So, you know, guys. Alam nyo, when, dati, eto, you don't know how privileged I am right now to actually nakikipag-usap ako sa nila. YouTube ko lang sila nakikita dati, guys. But now, I have the honor to have them around us and talk about, you know, some certain things na baka gusto nyo malaman. So, before we even start, encourage ko sa inyo ngayon, comment down below if you have specific questions for them, anything that has to do with guitars. Love life, wala na guys, taken na tong dalawa, especially. Kaya may wala na. Married na daw eh, so wala na. Ayun, nakita nyo naman case yung mga closed. Case closed na bro, so. Wala na tayong chance dito. So anyways, so drop your questions down below sa comment section and then we'll, ano, for sure, daming inputs nila ngayon na gabi nito. So, ayun. Mga sir, siguro let's start. Yes, let's bro. Start to wait. Questions? Gusto ko to kasi question we'll take the advantage. So, Kuya Makoy, siguro let's start with gimmick. Sige. So, Sir Migs, what is your favorite worship song? Worship song? Teka. Ngayon ang favorite ko ngayon yung Heart of God ng Hillsong. Ooh. Heart of God ba Hillsong? Tama ba Heart of God yung title? Heart of God. Paano ba 'yan? Bago ba 'yan? Bago yata 'yun. Nagulat kasi ako kasi ad time yung pero hindi ko na realize na ad time until sinipra ko kasi minsan pag gusto ko pinapakinggan lang eh. Syempre pag nag-worship ka naman din
ad time ba yun? Oh, weird, ang weird naman nun. Nagulat ako. Nagulat ako 7 yung... Inan ako muna. Kasi pag sumisipra ako sa church, ang ginagawa ko, sinusulat ko muna. Sinusulat ko in case may makalimutan ako. Sabi ko, bakit parang hindi pasok sa ano? Hindi pasok doon sa apat downbeat na ano? Sabi ko, teka, nasan yung downbeat? Eh, inanap ko, 7 pala yung ano. So, oh, ayun, okay. Heart of God. So, heart of God. Sa ngayon na, sa ngayon. Pero paiba-iba. Papakinggan ko yan, papakinggan ko. Okay. So, ay, bro, nakita ko yung comment ni Sir Miko Reyes. Hello, mga brother Lodi. Ayun na. Miko, ikaw na next. Hi, Sir Miko. So, ayun, Sir Miko, pinag-usapan ka namin kanina. Instructor. Instructor namin yan. Guitar instructor. Shredder. Ayan, kaya Makoy, ikaw kaya Makoy. Eto, ibang question para sa'yo. Ah, ano yung paborito mong kanta na you wish na... I know. Paborito mong kanta na hindi napa-play sa church? hindi old, kung ganun, old songs yun. Old songs. Like ano. Gusto ko yung ano eh. Father of life, draw me closer. Lord, my heart set on Uy, you. Favorite song na hindi yes. napa-play sa church? Yung hindi napa-play sa church ba? Hindi Christian church. Hindi Christian song. Sorry. Hindi Christian song. Hindi Christian song. Oo. Ano ba? Dati kasi, kung favorite, ano ba? Marami eh. Pero ano, siguro kung favorite ko, na hindi napi-play sa church, wait lang, ang hirap ng question na. hindi to Christian song ah. Oo, paborito mo yung secular song, ganun. Paborito kong secular song. Ano? Sino ba? Puro Tomish kasi yung pinapakinggan ko lately. So, baka Tomish songs. O yung ano yung... Pwede naman kapagin yung mga ganun sa offering. Ganun. Kasi wala naman. Wala o. Dati kasi ginawa ko ganito. Sobrang, ano to, sobrang joke time. Year 2006, hindi ko na makakalimutan. Our youth pastor, kasi syempre, hindi pa naman uso yung internet. Pero ako, mahilig na talaga mag-internet. Tapos, tinuruan ko yung mga younger generation, yung mga young people. Tinuruan ko sila ng kantang Sugar We're Going Down. Alam niyo ba yun? Yung Fallout. Sobrang idol na idol ko yung kanta noon time na yun. Tapos sabi nung ano, youth pastor, parang secular song yan ah. Kasi tinutugtog namin sa church eh. Parang secular song yan. Hindi. Christian song yan. Pakinggan mo. We're going down, down. Jesus coming around. So, oh, di ba may Jesus? Alang. Yun yung mga, siguro kung napunta lang tayo sa panahon na yun, yun yung sagot ko. Yung gustong-gusto kong kanta na ipunta sa church. Ay, eto. Si Sir Migs, kasi ano, di ba, parang sa church, gusto kong tanungin to. Ikaw ba sa, kasi malayang Pilipino eh, and BBC videos, of course, you also have the Create conference that you do annually. Ah, yes. Annual yun, di ba? So, anyways, yung conference. But during church, you know, ano yung like status mo sa church ngayon? Are you a full-time staff or a volunteer? Volunteer. Ayun, volunteer. So, how often do you volunteer sa church? Ayun. That's one thing. Every time na kaya. Nung binata pa ako. Yes. Yes. Ganun yung mga... Yes. Binata pa. May ganung face na. Nung binata pa ako lagi, araw-araw ako nasa church halos. Wow. Lagi kami nandun. Tapos, yun, areglo lang, jamming, ganun. Gawa ng kanta, fellowship, ganun. So paano, like, kung nag-jam kayo o nag-areglo ng songs, how does it look like? Parang nasa music studio kayo ng church, tapos... Just give a taste of how that looks like. Minsan nasa studio, minsan may times na nasa studio, tapos may times na ano lang, nasa table lang kami, sama-sama lang kami. Kasama namin sila pastor, sila pastora, tapos yung band leader namin, si Kuya Bao. Yun lang. Tapos minsan onti lang kami, minsan madami kami. Tapos may time na ginagawa ko na madami ako sinubukan sa church sobra. Kagaya nung nag-aareglo pa lang ng song, ginagawa ko na yung backing track agad on the spot. Pagkaisip nung ideas. Ang advanced naman ang isip na ito.
So, ang next question ko po, gaano ka pressured yung mga band members mo? Joke lang. Hindi, nakakatawa kasi sa mga kabanda namin sa church, ano, willing sila matuto, tsaka, ano talaga, hindi yung volunteer na, oh, hindi ah, volunteer lang ako. Ah. Hindi na namin aaralin yan. You don't own me. So, talagang aaralin nila. So, eto, connected sa question nito, tawag dito, may nakita akong question dito eh. Sabi niya, Sir Migs, bakit mo daw pinapahirapan yung mga gitarista? Two question. Oh, ito. Si hindi ko mabasa yung pangalan eh. Paki-ask kay Sir Migs, ba't ba niya pinapahirapan? Smile, smile, smile. Heart, heart, heart. Smile, smile, smile. Anyways, back to the question, bro. Kung nag-aareglo kayo, parang jam lang talaga. And then, are you required to play that sa service? Or not necessarily? Parang, time for fellowship lang and sharpening, iron sharpens iron kind of relationship. Ano lang, ganun lang. Fellowship lang talaga minsan. Tapos minsan may target kami na song, minsan matatapos, minsan hindi. Hindi naman siya required na. Basta pag luto na yung song, doon na namin. Tapos minsan, ano-ano pa yung arreglo, hilaw. Medyo hilaw-hilaw pa i-line up sa service. Pero parang may mga temporary na arrangements lang muna na ginagawa. Yun, ganun lang. Okay. That's good. So it's good to hear, no? Gusto ko yung sinabi ni, ano, Kemix kanina. Sabi niya, hindi yung volunteer lang na, volunteer naman. Aralin yan. So talagang, eto guys, isa sa mga matutunan natin dito is really commitment na parang if you volunteer ka talaga, you commit to it and not just yung parang mediocre na commitment. Ayun. That's parang, good, Kuya Migs. Yung parang ano, coming from such a talented guitarist, no? Salamat, Poz. Minsan kasi pag sinabing volunteer, di ba? You don't own me. Volunteer ka dito. Huwag mo akong i-correct. Hindi naman ikaw yung papakain sa akin. Yeah. May mga ganun, di ba? Ayan. So, eto daw. May question. Eto, Kuya Makoy. What was the most difficult Christian song na inaral mo for a service? Siguro, ano, way back nung bata pa lang siguro ako. Nung, yung sinimulan kong kasi dati, we grew up talaga dun sa mga cassette tapes, di ba? Doon kami nagsisifra. So, may sinifra ako dati na kailangan na i-play on Sunday. Tapos one week ako nakinig lang ng kantang yun. Wala akong pinakinggan na secular songs. As in, nagtago lang ako sa kwarto. Ano? Potter's Hand. Ayun. Kasi di ba? Darlene, check. Tapos di ba, we are used of playing four chords, di ba? And then, yung Potter's Hand, parang sobrang dami. Tapos may 7-flat pa, di ba? Tapos parang, ang gara ng chord na to ah. Kasi yun. Tapos nung natapos ko siya in a week, isipin mo, one week na sinifra ko lang paulit-ulit yung kanta. Tapos yung kanta na yun, ito pa yung pinakamaganda. Yung kanta na yun, na-record ko. Di ba yung tape may recorder yun? Yes. Tapos may FM, may AM station sa CDO dati na, nakalimutan ko yung pangalan, Angel FM, parang ganun. Angel, basta Angel Radio, ganun. Tapos pag nagpe-play na yun, parang, angel, ganun. Nakukuha yung word na angel eh. Kasi nandun kasi yung intro. Yung ding, ding, ding. Alam mo yun, di ba? Parang, wish, biglang may ganun. Eh kasi nandun yung intro eh. Wala, na-record pa. Nasama pa rin sa record. Yeah, yun yung pinakamahirap na kanta siguro. So that was like years ago. Mga 2004. Wow. Oh, God. My God, 15 years na, bro. Yeah. So, if andito ka ngayon, tapos you are a starting musician, tapos nagsisipra ka ng 3 days, pagod ka na, Sir Makoy started learning songs 1 week pa. 1 week. Bago niya ma-master. So, eto, dito tayo kay Sir Migs. From Moreno Rivera, ano yung song na nahihirapan kayong aralan? Same song din. Ano yung song na para sa'yo, na talagang, eto naman, sa level mo ngayon, ano yung song na parang pag nung inaral mo, nahirapan ka? Or medyo challenging sa'yo? Ngayon, teka lang.
Ngayon, sa ngayon, wala pa uli akong na-encounter na ganun. Pero dati meron yung, natawa ako, nakita ko yung comment ni Kuya Stan. Ay, hi Kuya Stan. Hi Kuya Stan. Ang drummer namin sa Brown. Hmm. Saka yung si the face of Brown. Ay, ano, yung, so yung, noon pa yung mahirap na, actually dalawang kanta yun, pwede kumangin yan yung dalawang kanta. Ang, yung isa doon sa, nahirapan ako yung, hindi siya guitar related eh, yung Forever in His Care na, yung acapella na parang ano, puro voicing, tapos puro mga chords na sobra. Sagad yung mga chords, tapos puro boses. Napilitan akong, hindi, ewan ko, hindi naman ako singer, pero napilitan akong siprahin yung mga harmony, sinulat ko din. Yun, nahirapan ako. Tsaka yung may isang instance na hindi ako naka-attend ng practice sa church. Tapos late, nabigay yung lineup. Ang lineup, Lincoln Brewster. Ayun, nakulong ba to? Tapos eh, galing akong work. Tumugtog ako. Dumating ako ng bahay, mga ano, 2. Saturday na ng gabi yun. Tapos gigising ka na maaga bukas. Diba pagtingin ko, tapos pinakinggan ko yun. Today is the day pa yun eh. Tapos, oh, oh my God. Ah, sorry. Oh, okay naman. D, B. This is yung solo na. Nagulat ako. Pinagpawisan ako nung narinig ko yung solo. Sabi ko, teka, araling ko to bukas tutugtugin na to. Hindi mo pwedeng mag-ano na lang ako dito. Pero kayo mga inaalala ko nung bago pa ako sa New Life kasi hindi kasi kami originally from New Life. But when I went to New Life, si Kuya Makoy, isa siya sa mga lead guitarists doon. Alam mo Kuya Migs, doon ako humanga kay Kuya Makoy, doon sa solo na yun. Ay, talaga? Naalala mo yun? Grabe soul na yun kasi. Hindi ko naman siya napatugtog ng maayos. Pero naalala ko lang, nag-aaway kami ni Benson. Kasi parang, ako yung magsosolo niyan. Tapos si Benson, hindi ako. So, ganun yung factor. Baliktad naman kami, Kuya Migs. Nag-aagawan kami. Tapos minsan, dalawa na kami nag-solo. Sabay-sabay eh, no? Oo. Alam mo kung typical young people. Oo. Tapos naalala mo ba yung Vantage na guitar amp dati? Vantage. Tapos Vantage na guitar. Vantage na guitar. Kulay yun. Hot cups ba yun? Hot cups na amp? Hindi ko alam. Basta alam ko combo siya eh. Combo. Rage amps. So ito. Would you say na si Lincoln Brewster, yung... Would you say na siya yung parang the best guitarist in the Christian music industry or what you say or may talagang mas malalalim? Parang sa akin ba yung question na yun? Oh yeah. Both of you. Ay, sige. Una na ba ako Kuya Makoy? Ako na lang, ako muna. Sabay kayo. Para mas maganda sa'yo. Parang ating today. Parang ako, hindi ko kasi pwedeng sabihin na siya eh. Kasi parang maraming case-to-case basis na in a way, paano sila na magaling. Kasi si Lincoln Brewster, nagkataon lang talaga. Pinapakita niya yung pagka-virtuoso niya dun sa kanta. Hindi niya tinatago yung pagiging soloista niya ba? Well, kung ako, David Moyes. Yun yung gitarista ng Hillsong na dating gitarista ng Air Supply. So, halos kasi ng mga kanta ng Hillsong dati na magagara yung melodic line ng solo. Siya talaga yun. So, parang kung i-compare ko si Lincoln Brewster sa kanya, depende siguro sa era or depende din sa style of playing ng music na, uy, na-capture nila yung puso ko ah. Kasi si Lincoln Brewster, ano naman yan eh, parang, tama ba yung term? Neoclassical? Or, hindi ko rin alam anong, basta yung mga, parang mga classical pero ginawang rock. Parang ganun. Parang Beethoven, tapos parang neoclassical. Oh, neo. Parang ganyan yung term. Ewan ko, basta, yun yung term. Pero anyway, si Kuya Migs. Sir Migs, ikaw. Sa akin, ang lagi ko nakikita dyan, pati sa work, pati kaming mga kapwa ko gitarista, nakikita ko siya na parang ano, parang mga condiments. Yeah. Parang halimbawa, toyo, tsaka asin, parehong maalat. Pero depende kung kailan mo gagamitin. Kumbaga merong kanya-kanyang gamit. Kaya parang hindi mo pwede sabihin na, ito yung pinakamaalat, yung toyo. parang hindi rin talaga eh. Talaga may paggagamitan talaga. Merong time na magsha-shine siya, merong time na yung asin yung bagay. Parang ganun. Okay. Ito.
It's very interesting kasi you guys should check out, you know, Malayang Pilipinos cover nung ano nga yung Christmas Miracle. Oy, pinanood ko yung sobra. Pinapanood, like nagabi lang pinanood namin yun ng kuya ko kasi interested. So talaga sa ko, eto bro, eto yung ano, eto yung guest natin bukas. Sinipra yung 9-minute song. Sinipra niya. Hindi rin lahat. Meron kasi doon na ano, meron doon na nahirapan talaga ako. Medyo iniba ko ng onti yung, kasi medyo biglaan din eh. So that was for a special Christmas celebration, di ba? Or service. Mm. That's good. Ayan, we have something here from Daryl Pinyon. So si Daryl Pinyon is the music director of New Life Maine ngayon sa Alabang. So music director doon, this is a staff sa church, and he asks, no, how long do you guys study a song including lines? So yung kasama na siguro yung pagsulat ng song to the point of ano ba yung talaga mastery siguro. How long do you guys study a song? Start naman tayo kay Sir Migs ngayon, tapos kay Makoy. Song pag may line, depende kung gaano kahirap yung line eh. Pag kagaya ng Miraculum, siguro mga, takala, nung una kong inaral, late, itong mga huli kasi medyo review na lang siya. Nung una ko siyang inaral, as a team, inaral namin siya parang 1 week. One or two weeks. Pero ako, individually, mag-isa, inaral. Ginagawa ko kasi sinusulat ko eh. Tapos, siguro 1 hour sulat. Yun lang, pati mga strings kasi sinusulat ko din. Hindi lang yung gitara. So sabi mo, 1 hour sinusulat mo, tapos kasama yung mga strings dun? Yeah. Mm. Bro! Sige, tuloy mo. Hindi kasi ano, naging ugali ko kasi na every week, sinusulat ko yung lineup. Pero hindi lang guitar, lahat sinusulat ko. Ngayon naging sobrang proficient ko dun sa software, sa Sibelius. Medyo bumilis ako magsulat. Tsaka sumipra. Ayun. So again, what was the ano yung software na ginagamit mo? Sibelius. Pero meron na madami namang ibang ano, nagkataon lang na yun yung nakasanayan ko na to the point na medyo parang second nature na sa akin yung mga commands ganun. Yeah. Okay. So mga 1 week yung Miraculum. How about yung mga regular worship songs? Like yung mga, alam mo yun, yung hindi, wala sa Miraculum na level. Yung mga champion, yung mga never lost. Mga ganon, champion, goodness of God, mga ganon. Mga siguro ano, 1.5 hour, matagal na siya. Kasama tapos, yung sulat. Malinis na aral na yun. Tapos pag may time ako, yung mga time kasi na ano, sobrang busy din eh. Pag may time ako bago pumunta ng rehearsal sa church ng Saturday, re-reviewin ko pa ulit, dadaanan ko yung mga song. Bro, may nag-object dito sa sinabi mo, si Oman Peradili, eh, sabi niya. So, po niyan, huwag kayong maniwala. De, ako, bigyan ko kayo ng ano, nag-ano lang ako. Bigyan ko kayo ng background kay Migs. Ha? Si Migs kasi, siya yung isa sa mga nakikilala kong musician or musiko dito sa Manila na when he listens the song, he writes, parang sinusulat niya muna. So when we say sinusulat, by notes. So hindi to chords lang, notes talaga. So kinakanta niya, magaling kasi yan, magano eh. Ano nga yung kanta? Ano? Solfeggio. Solfeggio, oh, magaling niya mag-solfeggio. De, kung hindi niyo alam yung term na yun, basta search Google. De, pero yun nga, si Migs kasi, sobrang ano yan, sobrang diligent yan, or sobrang ano yan, gumawa ng, ano, ng guitar sheets, or mga, yung magno-notes ba? So, dahil praktisado na siya sa paggawa nun, so after niyang gawin yung sulat na yun, ipi-play niya na yun, parang yung playing na lang, comes next, parang 10 minutes, kaya niya nang i-play. Pero, kung may magkamali man dun, maliit na lang na percent. So, yun yung ano, siguro masasabi ko dahil he invested first in learning or understanding notes or understanding note values, ganun. So, yung playing na lang is, yung effort na lang ng playing niya is madali na lang sa kanya.
So parang pag para nagigets niyo baka kasi sabihin niyo, grabe, isang oras. De, yun talaga yun. Right. At gusto ko yung dagdagan kuya Makoy kasi napaka gusto ko yung salitang yun. Kasi ako din, nagsusulat ako pero hindi yung note per note. Rhythm charts lang. Alam mo yun? Rhythm charts, structure, just for you to understand lang. The whole number story. System pa nga eh. Kung may important na mga chord extensions, dun ko lang sinusulat. Pero yung talagang structure lang, sinusulat ko. It's very good practice, yung encouragement ko sa lahat na nanonood dito. Try writing the songs. And actually, sinabi ko to sa isang video ko, it will help you a lot. Kasi yung sabi din ni Sir Migs kanina, na review-review lang. For sure, yung nire-review ni Sir Migs, yung sinulat niya. Tama ba, bro? Oh, may babalikan kayo pag may naisulat ka. And that way, magiging efficient yung pag-learn mo ng song. Hindi mo siya, alam mo yun, kasi yung memory natin, ano eh, short ba? I always say this a lot kasi sabi to ni Larnell Lewis eh, sabi niya, the shortest pencil is longer than the longest memory. So pag sinulat mo yan, it will actually help you remember than just, you know, trying to remember it in your head. So good yun guys. Sulat nyo para mas efficient kayo and then you can spend time on things you need to do, especially if we are volunteering at church, may mga ginagawa din tayo. Tapos may mga, I know, we have may mga vacations tayo, whatever. So ano pa yung mga ginagawa sa buhay nyo? I hope you have vacations and spend time with your family. That's a good thing to do. Tsaka to add it up pa sa ano, sa sinabi ni Kyle. Hindi naman yun, ano eh, parang kung, kasi syempre, di ba, we have more time to watch Netflix, or play games, Mobile Legends, di ba? Rather than doing that in the first place. Kasi ito naman eh, hindi naman yung ibang tao yung magigain yan eh. Ikaw yung magigain yan. And once na makuha mo yung confident na mabilis ka na, kahit chords or rhythmic pattern pa lang yung kaya mong ano, kaya, kunyari sa isang bar, saan ba yung 8 note or quarter note doon. Kahit ganun-ganun lang, kahit simple lang, basta maintindihan mo muna yung sinusulat mo, ikaw magigain nun eh. Tapos pag binalikan mo yung kanta, parang ano na lang sa'yo, parang pansit canton na lang yan. So, yeah. So, bro, may nag-comment dito, sabi niya, Charisma, kayo nga, si Mr. Wright. Wala eh. Gusto ko yan ah. May mga Mrs. Wright na kami. Ay! Well, may... bro, sa Sir Makoy, sabi nila dito, medyo humina daw yung mic mo. So, paki... Sorry. May gusto rin akong i-share doon sa, ano, sa pagsusulat. Hindi ako nagsimula na ganun agad magsulat. Mga unang beses, kasi nag-aaral ako ng conservatory, doon ako natuto magsulat tsaka magbasa. Pero nahasa siya na mabuti sa church kasi nga tinry kong siprahin lahat ng lineup. May mga times noon na yung mga lineup na merong ano catchy na hook yung gitara, di sinusulat ko. Tapos hirap pa ako eh. May times na pagdating ng practice na mismo, tutugtugin na, di ba? Tapos ako na yung gagawa na liit. Teka, hindi ko mabasa. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Sabi, nag-aral pa naman ako ng music, hindi ko mabasa. Hindi ako tumutunog. Yun yung mga unang months. Tapos nung tumagal-tagal na yun, medyo nasanay na. So you would say, Sir Migs, tsaka kuya mo, kuya, answer mo din to. Kasi magsusulat eh, importante sa atin yan. How, kailan mo sinimulan na magsulat talaga? What year was it? Sa maalala mo lang, or how many years have you been, like, talagang diligently writing the songs you are learning? Ako ba muna? Kanina ba? Ay, ako. Yun sa akin, maganda yung kwento kung bakit ako, nagsimula magganito. Kasi parang kaka-graduate ko lang, tapos nag-start na ako mag-work. Tapos parang na-invite ako sa, may nag-invite sa akin na classmate ko sa music na sabi, uy, punta ka sa ganito studio ng ganitong oras. Jamming tayo. Tapos ako naman, punta ako. Pagkatapos ng day job ko, punta ako doon sa studio ng gabi. Tapos, ganun, dumating yung isang kilalang artist. Tapos, yung pala, audition. Audition. Nagulat ako, may dalawang drummer, may dalawang gitarista. Kasama na ako doon. Tapos,
biglang ano, audition pala, no? Tapos nandun yung artist, bigla ko nila taga ng pyesa. Yung pyesa, sobrang hirap talaga. As in, talagang... Sorry, nakikita ko yung mga comments na tatawa. Si Oma, ano? No? Tawag dito, pagkalatag na ganun, as in, yung mga chords, ang hirap ng mga chord. I mean, yung kahit, di ba, ang chords, madali lang binaso. Ah, okay. Ito, iba yung mga chords, eh, talagang, as in, nahirapan talaga ako. Tapos, puro hits. Yung chords, puro hits. Tapos yung mga, minsan, walang chords. Yung chords, nakasulat note per note. Tapos, tas bagsakan. As in, parang ubas-ubas ng ganun. Tapos yung mga, yung, ang unang bar pa lang, septuplet agad yung pasok. Yung mga ganun. Tapos, puro ganun agad. Sabi. E di ang hina ako ng ganun. E mahina pa naman ako tumugtog nun. Sabi yung ganun ng artist, lumapit sa akin, ng mga ganyang kalapit. Tumutugtog ako, nakaganun sa akin. Ba't ang hina ng tunog mo? Sabi. ano po kasi, nag-iingat po ako, baka bumangga ako doon sa piano. Huwag kang tumugtog, kang tumugtog. Sabi nga rin doon sa pianista. O sige, tugtugin mo. Wala akong tinamaan kasi sobrang hirap talaga. Sabi, alam mo, hindi ko magets eh. Ang hirap-hirap ng course mo, pero wala kang tinamaan kahit isa. Oh my God. Sobrang, sa harapan ng mga ibang musician ah. Hello, harapan brown mga... na ako ngayon. Tapos sabi niya sa akin, gusto mo ipa-tutor kita kay ano? Kay Jano. Si Kuya Jano. Jano. Pero ano, ang nangyari doon sa audition, hindi ko alam paano nangyari. Ako yung napili kasi nung pinag-solo, ano kasi yun, nasa degree ko yun eh. So medyo mas forte ko yun. Parang doon ako natanggap. Pero yung sa writing, umuwi ako noon, naglalakad ako sa kubaw, naghahanap ako ng taxi. Sabi ko, ano kayang gagawin ko para gumaling magbasa? Ayun, ginawa ko. Araw-araw ako nagbasa, tapos so, yun lagi ko sinulat yung mga lineup. Sabi ko, simula ngayon, araw-araw, magbabasa na ako. Grabe, no? Ang sama naman, kung sino ka man. Diba, pero hindi ko naman siya sinisisi sa ginawa niya. Kasi kung hindi niya ginawa yun, hindi rin ako yes. Mapupush eh. Hindi rin ako mag-strive na magbasa ng... Kasi pag gitarista kasi medyo pwede kang magtago eh. Hindi ka gaya ng drummer o kaya bass player. Hindi ka talaga pwede magtago, yeah. Talagang... Kailangan tamaan mo lahat eh. Oo, tama. Tama. Ayun po. Kakaano ko lang kasi, may nagsabi din sa akin ng ganyan dati. Pero in a way, tinanggap ko siya na parang challenging. Yung ganyan. Oo nga no, tama din. Hey mga bro ah. Narinig niyo ba ako? Sorry, medyo... Medyo nagka-problema yung mic ko dito, pero... Ayos na ba? Narinig yan, mas ba? Malakas yan. Mas malakas. Ayan, ginamit ko na yung mga gaming na ano natin dito. Gaming. After nito, Valorant tayo. Anyways, okay. Sige. ayun, saan na ba tayo? I think... Magsusulat. Kuya Makoy, sa'yo naman. Ako kasi hindi pa talaga ganung level. Wala pa ako doon sa 1/4 level ni Migs sa pagsusulat. So parang siguro yun, yung pareho pa lang tayo, Kyle. Pero I'm trying my best to understand note values or yung mga notes. Kasi ako kasi nung nag-start ako sa career ng pagiging gitarista, 8 years ata akong acoustic player. So dahil pinush ako nila Kuya Karel, Honasan, tapos Kuya Mike Alba, na parang, dapat marunong ka na magbasa. Tapos parang ako, parang, alam mo yung parang, tama. Ginaganon ko lang kasi, sabi ko, masaya na ako sa acoustic eh, hindi ko na kailangan yan, ganun-ganun pa ako. Eh tapos ngayon, parang, privilege enough na kinuha dun sa concert ni Sarah, yung pangalawang concert. So, yung unang concert kasi, isang kanta lang yung tinugtog ko eh. So yung pangalawang concert, the whole show na, yun na yung tutugtugin mo. Tapos kasama ko si Joseph. Ito yung pinakamagandang story doon. Si Joseph, kakagraduate pa lang ata niya sa PWU as music theory ba tama ba yung term? So anyway, si Joseph,
mabilis talaga siya magbasa. Tapos, alam mo, pop music naman yung tutugtugin. So, sa, para sa kanya, parang tinitignan ko siya, parang wala siyang kahirap-hirap. Tapos ako, sinifra ko yung kanta. As in, may mga chords-chords ako sa papel. Tapos, nung nilapatan ako ng acoustic na chart, sabi ka, ay, okay lang, may chords ako. Ganun pa ako. Ang yabang ko, di ba? Ako lang, may chords ako. Tapos ngayon, nung tumugtog na kami, doon ko na-realize, ito ha, 2017 or 16, dito ko na-realize na, sinabi ni Sir Louis Ocampo, okay, bar number 46. So silang lahat, bar number 46. Tapos ako parang, yun lang. Wala akong bar 46 sa papel ko. Tapos yun yung, ano, yun yung concert ni Sarah na parang ano lang siya, chill. So after nung concert na yun, eh, tour kasi yun for a year. So, talagang inaral ko. Ito yung pinakamagandang nangyari. Lagi akong lumalapit kay Joseph. Joseph, paano to? Ano to? Ano to, Joseph? Ano meaning yan? Ah, pag ganyan, tacit yan. Ano meaning yan? Ah, hindi ka tutugtog. Ah, ganun ba? Tapos tumutugtog ako the whole time dyan? Hindi pala dapat. Ah, anong meaning nito? Ah, ano yan? Ah, koda. Si koda. Yung mga ganun. Oh my God. So, alam mo yun, ang maganda lang kasi syempre with the help of friends, kahit hindi naman ako, hindi ko na, gusto ko actually, ngayon gusto ko talaga mag-aral. Kaya nag-aral din ako sa online ni Kuya Michael Alba, yung Michael Alba drum program na music theory. Kasi gusto ko talaga maintindihan yung mga pinaggagawa ko. At yung mga pag nakikita ko yung mga sulat papel, naiintindihan ko siya. Pero yun nga. Right. Kung walang ganong turning point talaga, yung walang magsasabi sa'yo na, or walang mga nakakahiyang experiences, hindi mo magagawang gawin eh. Pero yun, tips ko sa mga ano, gusto magsimula, magsimula na kayo. Right. That's good, Kim. Okay, thank you for that. Sabi ni ano dito, nice story, Sir Makoy. That's good. Eto, dahil kayong dalawa, no, you are session musicians, dami nyo na experience, and of course, talagang kilala kayo sa ano, sa industry ba, sa music industry. So eto, coming from me, na talagang wala naman ako sa experience niyo and in your exposures into such industry, no. I would like to ask this as inong talagang out of my ano ba, inquiry talaga siya ba. I need some enlightenment. How much music theory, or should you say, how much music theory do you need to actually really play for the industry? Yun yung ano, yun yung question ko. Kasi, kasi yung church, or I would say all my musician friends are so obsessed with the idea ba na talagang dapat marunong kang mag, ano, ganito, ganyan, mag-aral ka ng ganito, ganyan, para mag, ganito yung level mo and all of that. Pero when it comes to the application in the industry, yun yung talagang pinaka ano ko. How much music theory do you need? Kaya Migs. Streaming. Nabigla ako, Kuya. Talking Migs. About music theory. Kuya Migs kasi talagang ano eh. Sasabihin ko pa na, kayang-kayang sagutin ni Kuya Makoy. Ay, yung mga sagutang pang conservatory, Sir Migs. ano ba? Parang, taka lang. Parang ano eh, parang pwede mong i-liken yung question sa gano'ng kadaming tawag dito, parang kailangan mo ba talaga na maintindihan yung tawag dito? Gano'ng kalalim ka dapat sa grammar ng isang language para makakipag-usap ka sa mga, halimbawa gusto mo mag-aral ng French, tapos gusto mo makipagkwentuhan sa mga French na tao, yung gano'ng kalalim ng grammar na yun yung kailangan mo para makakausap ka ng mga Francis. Ang sagot ay basta marunong ka magsalita. Pero ang point kasi doon, hindi mo ang theory kasi parang ano eh, parang description lang of what sounds good. Naalala ko 'yun sabi ng prof ko sa akin. Description lang siya ng kung ano yung tama. Parang imagine natin ang theory na ano, navigation skills. Ganon. Pwede ka naman bumiyahe nang wala kang mapa. Pero pwede ka maligaw. Yeah. Right. Pwede mo rin ikapahamak yun. Pero pwede ka rin naman maging successful. Parang okay lang kahit wala. Pero parang mas maganda meron.
and yung sa degree ng lalim ng music theory. Sa akin kasi ang principle ko, basta hanggat kaya, aralin ko. Kasi hindi mo alam, lalo na sa kasi work namin to eh. Hindi mo alam ano yung pwede mong ma-encounter. Kagaya ako nun, biglang na-encounter ko, sobrang grabe yung mga nilatag. Yeah. Nilatag na piyesa sa akin. Laging gano'n lang yung ano, parang kailangan ready ka. Kasi tama. Mahirap so, na eh. So you would say na yung music theory will prepare you for the unexpected or yung parang malalalim na musical pieces na pwede mong tugtugin in the future. Parang ganon. It will give you an edge. Parang ganon ba? Pwede, if you know how to use them. Yeah. Pero kasi right. kasi merong kasi parang kasabihan na, "Dey, huwag ka mag-aral ng music theory kasi ano, magiging tunog robot ka, magiging tunog mekanika." Talaga? Daw, so, may mga student ako na parang, "Okay ba na mag-aral ng music theory kasi ano daw eh, nawawalan ng soul yung tugtog." Wow. So natatakot na sila agad. So sandali lang guys ha. Gusto ko lang emphasize to. Si Sir Migs graduate sa conservatory. Pero grabe yung soul sa tugtog niya. So debunked theory, okay? Hindi yan totoo na pag malalim kasi music theory magiging robot ka. So just wanna say that. So that's good ka, Sir Migs, no. That's really good. So aral lang talaga, parang alam mo 'yun, parang nagji-gym, naaalala ko ba, dami ko sa mga friends na nagji-gym eh. So parang hindi naman nila kailangan talaga ng sobrang lakas talaga na muscles in a day-to-day life, but when they need it, meron silang strength to do it kasi they have prepared for it. So that's a very good thing to ano. Ikaw Kuya Makoy, based sa experience mo po, what can you say about this? Siguro ano, to add na lang dun sa sinabi ni Kuya Migs. Kasi tama yun eh. Yung parang, yung music theory kasi, parang kung hindi, kasi syempre ako, lumaki din ako na parang ganun yung idea ko dati, na parang theory, pagdating mo naman, pop music naman yung tutugtugin mo eh. Yung ganun. Oh my God. Oh no. Oo, totoo yan. Ganun yung mga naririnig ko. Pero, ako, naging ganun din akong tao, na parang I despise na mag-music theory kasi feeling ko, pop acoustic lang naman din ako, sa bar lang naman din ako tutugtog, ba't ako mag-music theory? Eh, hindi ko naman magagamit yan. Pero, realizing now, na ngayon na nagtuturo ako, sabi ko, sana pala ginawa ko dati. Kasi, right. You will never know kung kailan mo siya magagamit. Kasi, syempre, diba, ngayon kasi, syempre, yung heart ko kasi, kahit hindi ako ganun pa ka, paano ba, yung parang maraming ideas when it comes to music theory or when it comes to teaching music or especially on guitar, parang yung heart ko, yung burden ko is teaching. Pero for me to connect with the student, kailangan kong matuto yung theory. Kasi hindi right. Hindi naman pwede na maggumawa na lang, mag-invention na lang ako ng pangalan niya. kasi for me, ang pangalan niyan is Makoy Feel. hindi pwedeng ganun eh, di ba? So parang ngayon ko na-realize na ganun siya ka-necessity na kung dinespise mo lang siya dahil theory lang siya, pero both will come in hand eh. Yung experience mo tsaka yung theory, both will come in hands naman. Parang pagdating ng panahon, marirealize mo, oh nga no, ito pala, ganito pala ka ganda yung, lalo na sa music theory, yung understanding note values. Yun, right. Dun pa lang, nako, sobrang na-amaze ako. At ito pa yung pinakakwela. I learned that from a drummer. And I learned that from a drummer's perspective. Hindi sa guitars, yung G clef hindi sa G clef or F clef. Sa drummer's, sheet. So, dahil kay Kuya... Si Joshua ba to? Hindi, si Kuya Mike. Mike. So, doon ko pa naintindihan, Makoy, ganito yung rhythmic pattern na yan. So, isipin mo, nung na-realize ko yung beauty ng ng music doon sa note reading, sa note values, doon ko na-realize na, tapos minamaliit-maliit ko lang dati dahil feeling ko, okay naman ako dito eh. Wala na, okay na ako, ayoko na mag-ano. Pero yun, guys, promise, mahirap kasi siya pag sinabi mong mahirap at first. Pero once you're learning, right. Yun nga, sabi nga ni Migs, first 2 months niya, parang hindi natatakot siya sa mga malunggay, di ba? Pero dahil lagi niyang ginagawa, pinapractice niya,
Diba? Na-get used to it na siya dun sa idea na yun. O sa paano magbasa at magtugtog. So, ganun lang din yun. Muscle memory lang yan. Yeah. So, ito, sinasabi ko always sa mga kakilala ko, if you learn music theory, the very important thing on learning music theory is yung application na part. Kasi, you can be the most knowledgeable ba sa music theory, but if you can't apply it in your playing, I don't think that makes sense. Kasi, ayun mo yan. Display, ganun, para lang maganda yung mga conversations mo sa mga... sa mga yun nga, depende kung kailan mo pwedeng gamitin yung... Yun. Kasi, di ba, kung classical naman talaga yung natutunan mo, tapos biglang pop. So ngayon, paano mo ngayon i-enhance yung pop na may flavor of classical, di ba? That's good. Kasi may mga times na sasabihin kasi ng MD, oh, guitar solo, di ba? So, pero kung pop music lang, tapos kung ano lang sinulat doon, sundin mo, kasi yun yung nakasad. Pero pag sinabi na, oh, okay, it's your time to shine. Okay, the classical that I've learned, that music theory that I've learned, it's my time to shine. Di ba? Yun, ganun, doon, hindi naman sa sinasabing papasikat, pero doon mo ma-appreciate yung inaral mo. Yeah. Right. That's good. So, ayun, yung natutunan natin dito, guys, is actually really preparation, pagsusulat ng songs. And are you guys, if you are learning sa session na to, then comment down below, I am learning. Alright? I am learning. So, Sir Makoy, gusto ko lang i-mention to si Sir Josh nandito. Kasi, si Loyo, nung conference kasi, dito ko na, so eto I think mga 2 years ago, may worship conference sa Alabang. So, dito ko talaga na visualize sa kanya yung dotted ball. So parang 1 2 3 4 pa yung mga dotted na mga ganun. Dito sa ganun pala yung pag-imagine noon, tapos sabi ko, ah, okay, ganun pala. Akala mo so, rest 8 tapos play 8. Kasi alam mo yun, widow tayo eh. So hindi talaga tayo learned ba sa mga ganun. So basically illiterate tayo doon. Mga ano lang tayo sa basta natutugtog yan, okay na, parang ganun ba. So, it's really good to actually talk to people. Isa rin sa mga isa sa mga talagang ipapayo ko. So, learning musicians, kasi may nag-comment dito, what can you suggest to learning musicians? Guys, learn as much as you can. Promise. Talk to people who are better than you. Talk to people who are proficient sa kanilang skills. Kasi, it's very important na you grow yourself, you stretch yourself. Alam mo yun, bring your self to a place na marami kang question mark sa utak mo. And that's when you understand na, dami ko pang aralin. Okay, dami ko pang aralin pala talaga. Kasi, and then, in that way, if you are talking with people na mas maraming alam sa inyo, you're actually giving yourself a chance, a privilege to learn from them. Kasi, mas marami nga silang alam sa inyo eh. And, if nakachempo ka ng person na magaling sa ginagawa niya, tapos, generous siya sa pagturo sa iyo, then, actually, that is, opportunity. Take kasi, the pie. And that is why I think every one of you to be, you're intentional to be here sa session na to. Kasi we're actually, I'm personally learning in this session, guys. Sir Migs at saka Kuya Makoy. This is such a good session, you guys. So, things like this. And before we even end this, gusto ko na i-plug dito. You guys be intentional with growth kasi it's very important. Kuya Makoy and Sir Migs actually have lessons. Nagle-lessons ka pa rin ba ngayon, Sir Migs? Si Kuya Migs. Yep. Oh, nagle-lessons sila, guys, and you can enroll sa kanilang classes. I challenge you, be as intentional as you can. I'm telling you, there is such power in intentionality kasi pag naging intentional ka sa craft mo, for sure, you will grow. For sure na, it will go back to you, press down, checking together, running over. Ganun, kasi you become intentional in whatever you do. So, challenge ko sa inyo, enroll in their classes. Again, si Kuya Makoy is under the Mad P, tama ba? Guitar section. Yeah. He is teaching there and Sir Migs is an independent na session. Class ba yung sa inyo, Kuya Migs? Tama ba? As Migs Rañeses. As Migs Rañeses. Ganyan lang. Enroll yourself sa kay Migs Rañeses. Pero ito ito nga parang pag may nag-e-enroll nga sa akin, tapos kahit yung unang student ko, when he enrolled that sa akin, sabi, as in sinabihan ko siya na this class is kung
instrumental yung hinahanap mo or you wanted to learn talaga more on deep talaga dun sa instrumental, ibibigay kita kay Migs. So yun, as in tinapos niya muna yung klase ko, tinapos niya yung intermediate siya, nag-advance. Tapos sabi, nagpaalam siya sa akin, sabi niya ko, "Sir, pwede ba ako mo?" Sabi ko, "No problem. Kung yan yung magpapaano sa iyo, kasi right. Syempre, 'di ba? Nakita mo yung ano ng bata, yung burden, kasi gusto niya matuto. So, 'di ba? Dahil may natutunan na siya sa akin at gusto pa niyang mag-enhance. Sabi ko, "Doon kay Migs, nako. Promise." Hindi kayo mamimiss kay Migs, promise. Ang dami niyong magigets niyan ng mga terms, yon. Oh. Bro, nakita ko yung promotions mo sa YouTube mo. Guys, check that out, yung promotion niya, Donna Lee. Bro, tapos may ka-jam ka doon, basis. Si Gabe. Gabe? Bro, ang solid, grabe. Guys, ganun siya gumawa ng ad. Kung hindi niyo alam yung song na Donna Lee, it's about time. You search that, Donna Lee. Inaral ko yung song na yan. Medyo right hand pa yung naaral ko kasi mahirap talaga. In G sharp. Ayun. So, hindi na ako magsasample dito. Nahiya ako kay Sir Migs. So, ayun. Check niyo na lang yung YouTube channel niya sa promotion niya. Sobra solid, guys. Solid. Tapos, eto ah. Mahirap na yung linyahan ng song. Tapos, mas pinahirap niya kasi nag-improvise sa John Zoe. May Migs flavor. San Migs flavor. Tapos guys, yung bass. Yung si Sir Gabe ba, may lessons din siya? Ngayon, hindi siya nagle-lessons eh. Hindi siya nagle-lessons. Nasa Italy siya ngayon. Ayun. Sobrang solid din niya, bro. Sobra. Ako talaga, I'm first love bass eh. Pero wala ako sa ganung level, sobra. Wala na 'yun para limaw na 'yun. Siguro it will take me a lifetime to achieve that, pero thank you Lord. Ayun. Let's talk about something na very dear to our guitarist friends. How about let's talk about tone. So eto. Yeah. Ano yung parang kasi you both of you are actually really known as proficient guitar players, no. Talagang magagaling niyo yung gitarista. And one thing na remarkable, at least for me, no, are your tones. Kung paano niyo pinapatunog yung gitara. Ayun. So, eto yung pinaka question ko. If you are to make a pedal board or guitar effects pedal using only 3 pedals, ano yung pipiliin niyo? Dali lang yan. Tatlo lang. Okay. Go. Ako, Sir Makoy first. Sir Makoy naman first. Ako overdrive, delay, and booster. Kasi may reverb naman yung amp eh. Kung may reverb yung amp. Pero kung walang reverb, yung amp, siguro overdrive, delay, reverb yun. Overdrive, delay, reverb. Yeah. Okay. Necessity lang. Sir Migs? Ako actually same yung sagot ko eh. Doon sa parehong sagot ni Kuya Makoy. Yun din ang sagot ko. Actually, ako laging ganun lang yung setup ko. Yeah. Overdrive, delay, reverb. Okay, sige. Another question. Overdrive versus distort. Ano yung pipiliin nyo? Overdrive. Ako din, overdrive. Okay, bakit? Ito. Gusto ko ito malaman kasi coming from a guitarist's perspective, na talagang, alam mo yun, yung seryosong gitarista talaga. Siguro dahil dahil tumatanda na. So, nung college ako, ang idea ko kasi si distortion lead eh. Tapos overdrive rhythm. Ganun. Tapos nung ginagawa ko na yung electric guitar nung mga year 2018, late 2018. Tapos may kanta si KZ, tapos naka-strat ako, tapos naka-full distortion. Tapos sabi niya kay Karel, "Makoy, saan yung tone mo?" Kasi sobrang nipis na eh. Alam mo yung phenol tone. Tapos naka-distortion ka pa, tapos naka-bridge pickup. So, sobrang nipis talaga. So, sabi ko, bakit kaya ganun yung distortion? But, in-imagine ko yung distortion as magical thing. Kasi yun yung nangyayari sa mga emo band. Pero hindi ko inisip na pop pala yung music namin. Diba? Pero, when you go... Yeah. Yeah, kunyari, kakanta ka na di ba? And if God, parang sobrang
distorted na yung gitara mo. So, siguro overdrive dahil number one. Kasi si overdrive, hindi niya kasi kakainin yung character ng gitara mo. Talagang i-enhance niya lang yung tone. Doon ng right. Kung ano man yung gitara. Eh, ako, especially now, I'm using Strat. So, yun, overdrive. Kaya overdrive. Right, right. I just wanna read a comment here. Eric John Danzel, sabi niya, yung dalawang solid na gitaristang favorite fave ko. Yeah, bro. Wow, binayaran ko yun. Naka-Gcash yan, naka-Gcash yan. Ay, magaling na gitarista din pala to. Oh my goodness. Ano ba itong mga, audience natin na nakakahiya? Ano? Ryan Paul Manalo says, OD for the win. Ayun. OD for the win. Ayun. Sa, Sir Migs, ano yung insights mo dito sa overdrive? Ako din overdrive. Kasi unang-una kasi, lumaki ako sa music na walang overdrive. Mula sinapupunan, just kasi yung inano sa akin eh. Ipinakain. Tapos, kaya yung overdrive medyo parang okay lang naman. Dumaan din ako sa phase na ano na overdrive, ganun. Pero ano, bumabalik talaga ako dun sa, yung inclination ko talaga dun sa halos wala. Tapos pag mataas yung drive ng gitara, medyo parang naiilang ako. Yes. Ayun. Oh, that's good, that's good. Eto naman, punta tayo dito to sa pickups. Kasi ano eh. Single coil or humbucker? Single coil. Single coil din. Bro! Si Migs, ano yan? P90s yan eh. Gusto niya P90s. Ay, oh, P90. Pero ako, gusto ko rin yung P90s. Kung may P90s, baka naman. Single coil, oh. Pero okay, single coil versus humbucker. Itong talk na to. Ito, specifically for the, of churches. Ito na lang. For the application sa churches. Bakit single coil? Sir Migs naman tayo mag-first. Actually, pag sa church, ang nauuso parang ano eh, mga... Humbucker. Yung humbucker na, ang tawag doon, yung mga TV Jones na pickup. Pang Gretsch. Sa mga Gretsch. Oh. Yeah, tama. Ano nga ba tawag doon? May tawag doon eh, doon sa mga humbucker na yun. Yung parang may butas, may bulitas. Mm. So, yeah. Kasi yung clarity tama. Niya, lalo na pag yung mga naka-shimmer ka na effects, parang kompletong-kompleto yung information ng bawat note kapag pinakawalan mo. Yeah. Tama. Daw, pero hindi ko pa na-try. Pero sa'yo. Sa akin. Oh, sa akin, in church music, ano yung ginagamit mo? Single coil or humbucker? Single coil. May times na tinatry ko mag-humbucker. Kaya lang kasi parang, ewan ko, natatabaan ako masyado. Parang nahihirapan ako pumasok dun sa tunog ng band kapag naka-humbucker ako. Kasi parang ang laking gano'n. Imagine mo kung parang merong layer na gano'n, mag-fit in ka sa loob. Parang ang laki masyado ng humbucker. Pero hindi rin, nasa gumagamit din. Pero ano ko lang, parang preference ko lang. Ah, okay. Sir Makoy. Ako... matagal na akong nagsi-single coil eh. Tapos na nag-humbucker naman ako recently. Na-appreciate ko siya pag ginagamit ko siya sa mga rakrakan niya. Pero when it comes to church... So mga Hillsong United, ganun? Oo, ganun. Ay, mga Hillsong United. Actually, pag mga Hillsong naman talaga, dapat mga humbucker talaga yun. Kasi, di ba, parang buo, malaki talaga. Pero, yun nga, tama yung sinabi ni Migs. Kasi minsan kasi, pag... yung 'di ba yung EQ, yung balance ng EQ. So parang kung humbucker ka kasi mas malow talaga yung register niya. So right. Pwede mo namang taasan yung tone or treble. Pero yun nga, sana nag-strat ka na lang, 'di ba? Parang may mga ganung idea. Eh pag strat kasi versatility, parang yung versatility ng gitara. Parang para yun lang yung sa akin. Parang versatile siya sa akin dahil yun nga pag may hinanap na funk, pwede ka mag-funk. Pag ginanap naman na clean talaga, di ba? Pero yun, may mga disadvantages and advantages naman sila per song. Kaya may mga, kaya kung nanonood kayo ng mga worship songs, di ba, napansin nyo, palit-palit sila ng gitara. Kasi may certain character yung gitara dun sa kantang yun. Hindi yun parang nagpapasikat ako na marami akong gitara or sponsor ako. Flex ko lang. Sana all. Hindi yun piniflex. Inaano nila, parang... inaano lang nila yung character ng song na bagay doon sa gitarang 'yon. Buti nga wala pang nag-V na gitara. Yung pang
Metallica sa mga church. Ang bayan. Bro, ano pa kasi, devil horns eh, so bawal. Magagalit si Auntie Karen sa front row, so bawal yun. Magagalit si ano, Tita Karen sa ano. Anyways, nagkano dito, may comment Sir Migs, eto, ano pong klaseng tubig yung iniinom ni Sir Migs? Distilled? Distilled o ano? Ano ba yan? Distilled ba o purified? Ano lang to? PH7 yan. Las Piñas water. Pinakuluan, bro. Bold Las Piñas. Ayan. Yung sabaw ng strings ng gitara. Uy, na-experience na, na ba yun? Yung talagang ano, yung pinakuluan niyo yung strings. Kasi babalik sa bago. Grabe yun. Ano ba yun? Hindi ko pa na-try. Grabe na idea yun. Tinalo yung mga scientists. Oo, Sir Mix, hindi mo pa na-try yun. Ikaw ay isang mayaman na musikero. Dito sa Mindanao, pag na-try mo yun, talagang OG ka. Ako na-try ko yun. Ilang beses ako nun eh. Ito rin. Para din sa karamihan ng ano tip din to. Kasi di ba, we grow up ganun talaga, Kyle. Eh, na parang, oo, sobra. Di ba, lalo na yung string ng bass. Papakuluan mo para bumalik siya sa original. So, bumalik ganun, sa original, bro. As in, ganun. As in, tinalo namin yung mga scientists, bro. Tapos yung mga engineers, kung sino man. Pero anyway, ito yun. Pag naputulan na kayo ng strings, hindi yun palit ng isang string. Palit kayo ng buong set na strings. Buong set. Oh, kasi hindi naman, kung siguro kung emergency lang, nung araw na yun, may gig ka, tapos doon ka literal na naputulan, hindi naman doon pa, lahat ng set, hindi ganun. Parang kunyari, kung naputulan ka na noon, tapos may reserba ka, dapat pag-uwi mo, baguhin mo na rin yung iba. Kasi mag-iiba yung tunog niyan eh. Tapos, know your gauges. Kasi minsan, bumili ka ng 9. Gauge 9. Kasi, bumili ka ng gauge 11. Tapos biglang, ay, ang sakit. Biglang nag-gauge 10 ka. Ay, ang sakit. Di ba, pababa ka ng pababa. Kasi hinanap mo lang yung masarap sa kamay mo. So, yung gitara mo, gumaganon. Ay, na-pressure ako. Ay, wait lang, na-pressure na naman ako. Ay, nakaluwag-luwag. So, yung setup eh, no? O, yung setup ng gitara mo. Kaya minsan, doon kayo nagre-reklamo, ano ba itong gitara ko? Ang mahal-mahal, tapos madaling masintonado. Right, kasalanan right, mo yun. kung nakakapagsalita lang yung gitara, walang iya ka. Pinipressure mo ako ngayon, tapos bukas, gauge 8 muna tayo bukas. Tapos bigla, gauge 11 na naman tayo. Aray. Yeah. So, yun. Pro tip number 1. Oo. Kasi kung 10 years, 15 years ago, yung tip namin dito, pumunta kang Gaisano, bili ka ng Alice na strings. Yes. Okay na yan. Tapos may number 0 pa. Yeah. Number 0 pa, bro. Sobra yun. 5 frets na bend. yung pinaka-worst siguro na ginawa, yung pinaka-worst na ginawa ko dyan dati, yung acoustic strings nilagay ko sa electric guitar. Tapos sabi ko, ba't parang ang hina ng volume ng gitara ko? Siyempre, di talaga babasahin ng gitara yan. Kainis. Oh, Sir Migs, parang hindi mo naranasan yung mga naranasan namin dito eh, no? Ano sa tingin mo? Kahit may kalawang, go lang ng go. Tapos, hanap ako doon sa mga baul ko ng mga, minsan kahit hindi first string, pwede na yan. Tapos pag nasugatan, okay na. Barangay health center kagad. Ay, ingat na lang. Patetanus eh. No? May time din na, ano, na nag-gauge 12 ako. Halos hindi ako napuputulan. 4-5 years, gauge 12. Kaya sobrang lakas nung left hand ko din. Tapos parang naisip ko lang, sabi ko, teka, parang mawawasak yung mga gitara pag humihiram ako. Madaling maputol. Ako, ganun, parang yung onting gusto mo lang mag-bend ng whole tone. Layo ah. Mabot pa nga. Tapos gauge 10 ka na, no? Uy, alam. Ang ano pala nito? Ang gara pala ng setup mo. Pero hindi mo inisip na yung string pala gauge 10 na. Sanay ka pala sa ano, no? Anyways, that's good. No, ano, string na stories, dami nating stories dyan. Churches ka pa, alam mo yun. This channel is called Church on a Budget kasi minsan kasi walang budget eh. Tapos nakakatawa pa dyan, di ba? Bibili ng set of strings, tapos sasabihan yung guitar player, di ba? Oh, ingatan mo yan, Fender yan. Pero alam mo yung Fender A, yung Class A. Yeah, tapos nag 100 pesos, oh, ingatan, Fender yan. Tapos parang one week, di ba, kinalawang na. Tapos parang ikaw, problemado ka na. Paano ko yung sasabihin kay Pastor, kinalawang na?
Diba? Kahit anong punas ang ginagawa mo eh. Kakalawa ko. Okay, talking about strings mga sir. Yeah. Ano yung pinaka-budget meal na strings na pwede nating i-recommend sa mga ano natin, kaibigan natin? Oh, wait. Start tayo kay Kuya Makoy. Yan. Pag budget strings, ito. Kasi I used to use talaga ng ano, elixir talaga ako, di ba? Elixir, pag sinabi yung elixir, mahal naman, 700. Parang ganun, pa string lang. Ayan, di ba? Oy, elixir, guitar pusher yan. For sale din to. For sale din yan. Pero, syempre, nung nag-pandemic, you really have to, di ba? Maghahanap ka talaga ng mas mura. Then, right. Jolly Music came. Parang si Mr. Bean na parang inalay na lang bigla. Ah, ito na yun. Hinahanap ko yung string na yun. Ha? Wait lang. So, ayun. Lucky, we are privileged enough sa era natin na may ganitong string. J-Craft Core, yeah. Nickels. Men, umabot ako ng 3 buwan. Hindi wow. pa napuputol. Pinapalitan ko na lang kasi feeling ko hindi naman siya elixir. Pero umaabot pa rin ako ng 3 buwan na okay pa rin yung strings. Ito mga sa gitara ko. 3 buwan na to. So, ito, binili ko pa to noong December pa. Hindi ko pa to na nalalagay sa isang gitara. So, yun. Mm. Ito yung pinakamura in the market ngayon. Hindi ko pinaplug, pero dahil ito yung pinaka-budget na tumatagal talaga sa kamay mo. Kung yung kamay mo naman, kahit pawisin ako ng kamay. Basta regularly mo lang punasan. Tapos huwag mong paarawan yung gitara mo. Pag tapos mong gitara, 'di ba? Ilagay mo ngayon sa case or kung soft case meron ka kasi minsan kasi pag nagigitara ka, ay pagod na ako. Ginaganon mo lang sa gilid. Syempre kakalawangin talaga 'yun, nabasa na siya, tapos nainitan pa, humid pa. So, sa science. Anyway, J-Craft Core Nickels. 170 plus lang 'yan. 170. Okay. For a set. Oo. For a set. About ikaw, Sir Migs, ano ba yung ginagamit mong budget strings? Actually, ay, yun depende naman. Kasi yung budget sa iyo eh, pero sige ko po. Sige actually, po, yun naman po. Ito yung J-Craft din. Yes. Yun din. Okay, nagulat din ako eh. Kasi di ba usually pag mura, pag sinabing mura, parang sige, one okay week, na two weeks, okay. Depende itong takot na ito ah. Wala pang lockdown. Ayan. That's good. So strings, ayun. Another question here is multi-effects or analog? Ayan, siguro yung mga makasagot. Ayun. Knowing Sir Makoy kasi ang dami ng effects nito na alam ko kasi nakasubaybay ako sa journey mo ba. Pero wait lang, maya ka na. Sir Migs naman tayo ngayon mag-start. Analog o multi-effects? Sa akin as long as nag-work, okay ako dun. Yun ang sa akin. Pero ngayon ang gamit ko multi-effects. Okay. Actually, gamit mo ba yung multi-effects mo ngayon? Naka-setup ka? Naka-setup. Pwede mo bang kaming like give us a taste of how your multi-effects sounds like? Just to show our viewers what's going on po. So what kind of multi-effects yung gamit mo po? HX Stomp. Nabudol wow. kami. Nabudol kami ni Sergio. Sergio Ramos. Sige bro, give us a taste. Mga konting demo lang ng mga tunog. Yun yung sound niya. Lagi ako nandiyan lang sa sound na yan. Halos hindi ako maalis doon. Tapos roll down ko lang yung ano, yung volume ba gusto kong alisin. Kaya lang ano, natawa ko doon sa comment. Yung hindi kasi ito naka ano eh, naka ano ba anong tawag doon, yung naka shield. Ay naka ano, treble bleed ba 'yun? So nawawala yung high end niya kapag ni-roll off main volume. Madalas gusto ko ano eh, naka treble bleed para hindi. Pero wala lang, ano kasi pandemic. Custom tele yan ah, mahal yan. Ayan. Woo-hoo-hoo-hoo! Yes sir, let's go. My goodness. How about bro yung ano, yung worship sound mo, yung alam mo yun, yung slow song. Ay, nandito ba yun? Slow song na let's say worship time tapos ano yung tunog mo na ginagamit mo dun?
madalas nandito lang din eh. Minapatay ko lang yung may rat distortion ako na sobrang gaan lang na pumapasok sa clean amp. Sorry, medyo nawala sa to. Wow. Ayan, ganito. Yeah, bro. Sarap. Tapos merong onting ano, puting ng reverb. Puting panlalagay ng reverb. Yung mga decay, yung mga swell. Dwell pala. Actually, nag-compressor ako pag may ganito. Pero, ewan ko na, wala. Minsan kasi medyo tamad din ako mag-ano ng effects eh. Kaya... So, bro, sandali ah. Sa mga nakikinig ngayon, ano yung parang nagsusustain ako? Gumagano, parang fans. Parang may sarili kang keyboard player dyan eh. Ano yung nangyayari dyan? Paano ba? Yung setup ko dito, bali, clean na amp, tapos may delay ako na sobrang... Taka na, dinan natin ang setting ng delay. Ayan, may delay ako na gano'n, onting-onti lang. Tapos, simple delay ba yan, Kuya Migs? Taka lang. Yeah. Simple delay. Yeah, pareho tayo. Puro yung mga preset lang na nando sa ano, tapos medyo ginagalaw-galaw ko lang. Tapos may reverb ako. May reverb na siya. Tapos, yung particle verbs, ito yung mga parang strymon na reverb. Right, strymon. So, my goodness. So, bali parang dalawang reverb isang delay. Pero medyo mahirap hulihin minsan. Ewan ko, minsan na feel ko parang ang hirap hulihin para mag-sustain siya ng gano'n. Actually, hindi pa ako masaya dito eh. Anuhin ko pala, gagalawin ko pa ito pag may time. Hindi, narinig ko yan, hindi ka pa masaya yan. Ako, masaya na ako yan. Baka naman. Hindi. Bro, bigyan mo nga kami ng parang sample ng, siguro, ano, yung parang normal na go-worship ka lang na, ano, ng guitar. Malayang Pilipino na song. Sige po. Ganyan yung riff lang. 3, 4, 6, 7. Ganyan ko ng onti yung compressor para mag ano. Ganun niya. Para i-compress niya. Tapos may ganong feel, no? Saya. Okay ba yan? Parang hindi yata kayo masaya. Ano ka? Ba naman yan? Actually, bro, in awe kami. Kung may word man naman na explain sa mga ano kami dito. Oh my God. Yan sarap. Ano, parang kung ako nag-keyboard dito, tapos ikaw nag-gitara ng ganyan, parang gagano na ako. Wala na akong trabaho dito. Okay lang. Hindi na ako kailangan. Pero, ito pala Kyle, ha? Counting fact, sobrang galing niyan mag-piano. Bro, papatayin ko ng keyboard ko. Okay na. Sobrang galing mag-piano niya. Ano lang, ganun. Dut lang sa... Ano? Anyways, thank you, thank you Sir Migs sa pagde-demo mo. Kuya Makoy, how about you? Naka-setup ka ng gitara ba diyan? Nag-setup na din. Okay, sige. Bigyan mo nga kami ng taste ng ano mo, ng setup mo sa effects so, mo tapos. Ayun, siguro 'yung kanina 'yung question, 'yung multi-effects analog. Siguro matagal kasi akong nag-analog nung time na hindi ko pa alam paano gamitin 'yung analog. Tapos nung naintindihan ko na yung electric guitar, multi-effects na yung ginagamit ko. So siguro depende sa... Kasi nag-multi-effects naman. Si Migs for sure, naintindihan niya. Kasi kaya nag-multi-effects kami. Kasi there are some artists na tinutugtugan mo na hindi mo naman need yung itong effect pedal. So kung nag-analog pedal ka, ang bigat-bigat ng dala mo, tapos hindi mo naman magagamit yung ibang pedals na nandun, di ba? Or minsan nagbi-break game ka, tanggal, tas 'di ba parang tanggal ka, tas yun na lang, tas ang laki ng board mo, tas tatlong effect pedal lang pala yung gagamitin mo doon. So, yun lang naman din yung ano ko sa analog. Pero versus analog and multi-effects. Okay. Versus multi-effects and analog, you can't beat analog. Analog pa rin talaga. Pero when it comes to ano, pagiging versatility as a musician na maging alam mo yun, parang kahit saan, on the go ka, then go for multi-effects. Pero depende kung saan ka masaya. Kami ngayon, kami ni Kuya Migs, yun yung ano namin eh, parang
parang kung ano lang yung kaya naming dalhin on the go. Kaya nagmo-multi-effects. Sergio, right. Sergio Ramos, baka naman. Pero ngayon naka-ano ako, naka-hybrid ano, hybrid na setup. So may multi-effects, may analog. So mostly sa mga analog pedals na meron ako, mga drive pedals to. And then si Helix or sorry, yung multi-effects ko, ginagamit ko na lang siya as amp and cab sim. So yun. Right. Sige po. Give us a taste of your set. So basically yung setup ni Sir Makoy ngayon, hybrid. May multi-effect siya, pero may ano din siya, may analog na pedals din siya. Yeah. Ayan. So mostly gusto ko lang na ang drive or yung kagat ng ano, kagat ng, 'di ba, pag sinasabing clean guitar, parang as in literal wala talaga, amp lang. Pero minsan gusto kong iangat lang yung drive ng amp para kunyari pag nag ewan ko kung sintonado to, ah. Sintonado nga. Speaking of sintonado, nakakatawa yung ano, nakakatawa yung J-Craft na ano ko sa YouTube. Ngayon ko lang na-realize na sintonado pala siya dun sa video. So yung nakita sa J-Craft video ko sa YouTube, guys, sorry ha, hindi ko pala siya na-tune ng maayos. So guys, pag na-tune yung J-Craft, walang problema talaga, setup siya. Doon lang. So, kaya ako back to you. So, wait lang. Kasi pag malamig, yung idea kasi, ito ha, tip pala before ano. So, yung gitara, pag, kunya, nag-aircon ka sa kwarto mo, mag-iiba na naman yung tuning niyan. Tapos pag in-off mo yung aircon, mag-iiba na naman yung tuning. So, kanina, naka-off kasi yung aircon. Kaya, yun yung standard kanina. Ngayon, parang nag-iba yung standard eh. So, bear with me na lang. So anyway, gusto ko lang yung ano, yung konting kagat ng drive na parang pag nagkaskas ako, naririnig mo siya. Yun, parang gumaganon. Pero automatically, hindi siya distorted o hindi naman siya overdriven. Pero pag nag-plucking ka na, hindi mo siya maririnig. Yun na. Ayun na nga. Nadali sa aircon. I-check ko muna. Pero... diba, nagigets niyo yung idea. Hindi mo, kaya overdrive lang din yung gusto naming pedal. Kasi, hindi mo naman kailangan, diba, kakanta ka ng You Are My World tuloy. Champion. Kakanta ka ng mga ambient songs, tapos naka-distorted pedals ka. So, si pastor mo, bukas, next Sunday, backup singer ka na. Yan. Gusto ko yung mga ano eh, yung may konting kagat lang talaga na parang sa amp sing galing. Trugin mo yung mga yan. Hindi. Uy, updated to eh. Yung update. Bro, grabe. So, you guys, sa mga nakikinig sa gitara ni Kuya Makoy, just saying, that is a vintage J-Craft guitar. That's a budget guitar. Pero, pakinggan nyo yung tunog, you guys. Just some upgrades here and there. Pero, that's the guitar that he's using. Sarap. So, ang gamit mo ngayon, Kuya Makoy, is regular overdrive. Nag-reverb ka ba? Wala pa. So, kung mag-overdrive ako, siguro, yun, gagamitin ko yung clone na nasa Helix. So, yan, wow. Yun yung parang rhythm. Pero kung nag-solo naman, yun, Guitar Industries. So, I have this aliwalas na parang gain naman siya. Yan. And then, if naka-solo, ano, naka-tube screamer. Wow, my God! So, yun. Hiwalay yan, Kuya Makoy. Ha? Hiwalay na tube screamer yan. Nandun sa Helix. So, yung tube screamer ko, tube screamer ko, dahil naka-solo, ano siya, solo section. So, sinama ko yung tube screamer tsaka simple delay. Just for that ano magical thing na pag pinag-solo ka. Pero pag wala, balik ulit sa ano. So, organic lang talaga na tunog. And then, recently, may overdrive akong na ano, parang sinop sa akin. So, ito na yung parang medyo
pag sinabi nyo, ah, ito na yung ano niya, devil music. Eh, sorry. Sorry sa term. Distorted. Ayan, o. Oh. Dinig nyo naman. Bro, church na budget to, pero may ganun tayo. Ano yun? So, yun. Yun na siya yung parang, kung kailangan kong mag-distortion. Pero kung wala, hindi naman kailangan, yun. Ganun lang. Kasi, di ba, parang kunyari, yung kanta na, bro, so yun, kung yun lang naman talaga yung kailangan, hindi mo na kailangan ng bro distortion dun. So sa mga nakikinig dito nanonood eh, no, ito yung gamit mo sa no recording mo with Sasa. Yeah, with Sasa ito. And yeah, yung ano, yung pedal na ginagamit. Yeah, yung pedal board. You guys, etong sa napapansin niyo ay kuya ano, kuya Makoy, yung ginagamit niya ngayon is a budget guitar and may mga pedals and all. Pero napapansin nyo, every time na nag-trigger siya na or nag-on siya ng pedal, yung level ng tunog nandyan pa rin. That is very important. You can adjust that kasi very important yan, especially when you're in a band. Kasi you don't, the last thing you want to do is yung levels mo pa ganun-ganun. The tendency kasi, may gains eh. May gains na na-add yung pedal mo. Especially, pag overdrive, ang tawag nga dyan, gain. Nag-a-add siya ng gains eh. So, most of the time, na-shock ka kasi pag inapakan mo yung gain, lalakas siya. So, actually, babawi ka dun sa output niya. And it's a very important note to have kasi para magkaibigan pa rin kayo ng soundman mo pagkatapos ng service nyo o ng gig mo, adjust mo yun, work with him, and that's very good. At tapos, no-notice ka kanina, yung tube screamer, mas malakas siya kaysa sa ibang effects. Kasi, number one, pang solo yun na effects. Tama ba kaya, Makoy? Yeah, kung saan lang yung solo part or kung may linya na part yun. Hmm. Tapos, very important na magka-same yung level nila. Kasi, tendency kasi natin, tingin na most people think na pag mas malakas yung tunog, mas maganda. So, feeling mo, pag inapakan mo yung pedal, uy, mas gumanda yung tunog ah. Pero actually, mas lumakas lang. So, pag hininaan mo, yun, makikita mo yung comparison niya pag naka-trigger siya or pag wala. So, very important note sa lahat ng gitarista or even sa bassist or ano pa, keyboardista din. Kasi meron din kaming ganun. Eh. May mga effects talaga na mas malakas kaysa sa ibang index. Kaya ini-EQ nyo rin yung tone nyo dun, di ba? Yes, tama. So, marami silang mga adjustments dun, guys. So, again, if you wanna learn more of this, then you guys enroll in their classes. Or tune in sa mga live interviews soon pag meron pa tayong mga ganito. So, anyways, it's 11:28 and since this is church on a budget, I know that most of you here are from churches. So, tomorrow guys, gusto ko pagkatapos ng live stream na to, magkaibigan pa rin kami dito ni Kuya Makoy tsaka ni Sir Migs sa mga pastor ninyo. Kasi, so, we wanna give you the rest you deserve for tomorrow service para kondisyon tayo na mag-service pa rin tomorrow. So, you guys, if you can show some love to our guests today, heart emojis, fire emojis, praise the Lord emojis. Yeah. Come on. Send GCash. Send GCash to 0917316. So number ko pa rin pala yan. So number mo yan. So you guys, if you want to, eto rin, if you want to bless these people with, you know, ano, then reach them out on Facebook. And if you want to bless them with money, go ahead and give them money. Wow. Give them, amen. Go ahead and if you want to bless them with guitars, go ahead and bless them with guitars. Baka naman may mga pa-Fender kayo dyan. or sur, anyways. Baka may pa-sur kayo dyan. Ayun. Because you guys, these people are gifts. One thing that I would like to emphasize on this is, privilege talaga tong live interviews na to because we're not just talking about, you know, playing guitar, mga ganun, but we're actually talking about the gift that Kuya Makoy and Kuya Migs are sa industry natin, actually sa country natin. They're doing such great jobs, you know, by being who they are as guitar players na, and actually just being who they are as persons and as individuals. So times like this, we have to take advantage and to enjoy and to, alam mo yun, celebrate kasi these are gifts mismo. They're just more than just their talents. They are real people. Nagsa-struggle din silang mag-learn ng songs. Ewan ko sa inyo, but when I hear people na talagang magagaling tas nagsa-struggle na mag-learn ng song, it gives me hope.
kasi ah okay, human pala pa rin sila. Thank you Jesus. Pati pala yung mga heroes ko medyo may mga may mga struggles din, and it gives, you know, a sense of being human pa rin ba, and it encourages people like you and me to actually learn the song. And so you guys, thank you so much for being here. Salamat. If you guys wanna say something to, you know, to address our, no, Migs, you wanna say something, go ahead. Ay, ako po ba? Sige ba? Titingnan ko yung mga comments. Okay, go po. Hi. Kay, ako nga pala, yung may nagpapa-shoutout na bago pa magsimula, eh, si Jik. Sorry, Jik. Tapos, hi po kay... Sa mga kabanda ko, si Kuya Oman, si Kuya Stan. Si Stanley. Woo! Hi, Pose. Sila yung BR ng, ano, ng Brown. Si Japs. Hi, Japs. Tapos si Kuya Pao. Hi, Kuya Pao. Pao. Tsaka yung tita ko, hindi ko alam kung nandiyan pa yung tita. Hi, tita. Tsaka yung maganda kong asawa na nandun sa baba. Yes! Si Kuya Dennis Liante. 4-3. He's watching. Hey, Pose. Ay, si Sir Jag. Tsaka si Ginoong Jag. Tsaka si baba. Si Father Prince. Si CJ, oh, sarte. Sino ba ba? John Kenneth Pell. Hello. Hi, Pose. Ikaw kaya mo. Siguro, ano, magta-thank you lang ako kay Kyle for having us. Kasi sobrang madali ang ano to eh. Biglang na-inspire lang ako. Sabi ko, oh nga, no? Invite ko nga si Migs. Tapos, 2 days before, sabi ko, Kyle, ano Kyle? Expect na natin si Migs. Tapos si Migs, hindi niya alam. Tapos sinabi ko na lang, Migs, ano ba? Send to Gcash naman to eh. So, yun. Thank you, Kyle. And thank you, Migs, also na ano, sobrang game kayo. Kasi, syempre, we're not doing this just to, ano na, we're not doing this na parang, oh, ito yung mga sikat na gitarista. Hindi. We're doing this because we want to share, and we want to connect with musicians on church, lalo na sa mga church musicians na alam mo yun, walang ganito kasi dati eh. Walang ganitong mga talks or mga interviews na, di ba? Syempre may mga na-inspire sa inyo na mga bata. So paano nila maintindihan yung ginagawa nila sa simbahan kung walang ganito, di ba? So one way of sharing. So ayun, kaya nangyari tong ano, and thank you Kyle for initiating, and ayun, thank you Jolly Music. Salamat sa inyo. Salamat din Kuya Makoy. Salamat Sir Kyle. It's salamat, an honor and a pleasure and a blessing. Ayun, salamat Jolly Music for always blessing us. And, salamat Guitar Pusher. Yes. Pa-J-Craft naman kayo ulit. Ay, ako, ayun, ako pa rin, pasalamat din ako sa sponsor ko. Salamat Mama and Papa for... Ito yung maganda. Hintayin nyo kasi may mga bagong set of guitars si J-Craft na ilalabas. Yun. By this May or June. So, masyashock na naman kayo. Oh naman, pandemic, mawawala na ako ng pera nito. So, magaganan talaga. I mean, these are budget guitars that can, you know, that can... Oh my God, ganito pala kaganda itong budget guitar na to. Ba't hindi ko binili? So anyway, so yun. Thank you to my... Salamat pala sa, ano, sa Kalasag Gig Bags. Ayun, Kalasag! Yun si Carlo. Yes, sobrang sir. Carlo Kayab-Yab. Hello, Carlo Kayab-Yab. Yeah, Carlo, thank you for the privilege. Baka naman, ulit. sorry. And ano, yun. Sino pa ba? Flip Ears! Yun, happy birthday. Happy birthday, Aris. Yun. Yung Alex, si Aris, ano ko yan? Kabanda ko yan kay KZ for almost 8 years or 7 years. Ayan. And then, sino pa ba? Baka may mapakalimutan. Siyang Tunay Clothing. Yun. Siyang Tunay, si Mix daw. Baka naman. Siyang Tunay. Ay, bro, meron din ako, bro. Yayo Clothing. Yayo Clothing. Ikaw, Mix, magpasalamat. Christian Brand, bro. Salamat po. Unang-una kay Lord. Yes, yes bro, napaka-Christian. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko kay Sir Migs. Tapos pasok yung music, no? Savior. Go, bro.
Salamat Lord kasi nakaka-survive kami kahit down ng entertainment industry. Yes. Tsaka masaya pa rin ang buhay namin. Yun talaga yung pinaka-blessed na blessed kami. Right. Hindi kami kahit na nasa baba yung entertainment industry, hindi kami parang gumagapang nagmamakaawa. Ping, pagkain. Masaya yung buhay namin. Pa rin yung andiyan pa rin yung ano ni Lord Grace. Masaya ang buhay. Tsaka masaya ang buhay pag naka-kay Jesus ka. Yes. Amen. Tsaka pasalamat ako sa mga naglalang sa akin na parents ko. Sa mga nagpalaki sa akin. Tsaka pasalamat din ako sa wife ko na sobrang supportive sa akin. Tsaka lagi akong pinupush sa mga bagay-bagay na minsan hindi ko pa pinapakinggan. Pero pag pinakinggan ko na, sobra yung harvest. Right. Yan yung wife, bro. That's good, bro. Talagang literal na guitar pusher siya. Siya yung guitar pusher mo. Masalamat din ako sa mga sa mga churchmates ko, kabanda ko, mga kasama ko sa church na nagkakadamay-damayan kami. Right. Sa aming pastor and leader sa church. I pose. Yes, kung sir. Nandyan po kayo. That's good. Bro, so ayun. Ay, pa wife reveal daw, bro. Siguro sa next live stream, wife reveal tayo. May pa wife reveal daw. Yung segment natin, wife reveal. Anyways, bro, again kay Makoy and Sir Migs, thank you so much for doing this, you know. It's an honor and privilege. Again, you guys, everyone watching here, it's an honor and privilege for us to do this. We sure did have a lot of fun, you know, just talking about guitar music and actually life, you know, just talking about life itself. We really had a lot of fun and we hope to do this session on more of this soon. Okay, Makoy, thank you so much for making this happen. Yeah. Thank you so much. Next Saturday ulit. Thank you for saying yes. Bro, ano na ba to? Saturdays na ba to? Sure. We can look for someone naman sa next Saturday. Bro, for sure. That will be a lot of fun. Yes. Ayan, so guys, again, before I end this, I would just like to say that this is, again, Church on a Budget PH, and our aim for this channel is really to help churches become more efficient and effective in everything that we do. So again, see you guys soon. You guys, if you want more videos on church church stuff and options ninyo for your church purchases and even heart skills, you guys, I'm doing a worship key series now, and so check that out. Part 4 na tayo. Check that out on our YouTube channels. Also, Sir Migs right here, check out his YouTube channel. Ang dami niyong mapupulot doon, you guys. Tapos may playback speed naman tayo doon sa YouTube na 0.5. So, masisipra natin siya. Yung 0.5 talaga, no? Hindi 0.75. 0.5 talaga. mas malapit sa katotohanan. Word for word talaga yun. Tapos kay Sir Makoy, again, the kid from CDO, follow him on YouTube kasi, you guys, ang dami doon matutunan. If gusto niyong makapili ng gears, mga gitara na budget pero solid, may mga demos siya doon na talagang maganda. So check those videos out for beautiful Christian music, malayang Pilipino. Again, so thank you everybody, see you tomorrow sa churches ninyo. Mag-church kayo. If you are not joining our church, join the live stream, go ahead and do that. And so thank you so much everybody. Have a good night. Have a good night. Thank you so much. And thank you. See you soon. Thank you, everybody. Good night.